Isa pong magandang-magandang araw, magandang buhay mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kuraparoko ng Our Lady of Sorrows F.B. Harrison, Lungsod ng Pasay, Dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta. At ito po ang kaisa-isang parokyang misyon ng mga paring Paulino sa Pilipinas at Macau. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay Lunes, pero ang mas mahalaga po ito ang December 28 sa Oktabo ng Pasko at piyesta po ng Holy Innocents. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay Matthew chapter 2 verse 13 until verse 18. Again, bagamat ang kulay ng Pasko ay gold or puti, sa araw pong ito, ang liturya ng simbahan ay nagpre-prescribe na tayo uli ay magpula. Hindi sa tradisyonal na pula na kulay ng Pasko, kung hindi sa tradisyonal na pula bilang parangal sa mga banal na mga martir. At ngayon nga po atin pong pinagbubunyi, atin pong pinaparangalan ang mga pinakabatang martir na naging saksi sa buhay ng Panginoong Hesus. Considering yung pong populasyon ng maliit na lugar ng Bethlehem sa kapanahunan ng Panginoon, ito ay nangangahulugan ng mga more or less 20 plus na mga batang lalaki, 2 years old and below, na ipinapatay po ng Haring Herodes sa kanyang pagtatangka na mapatay niya ang bagong silang na anak ni David, ang bagong silang na hari ng mga Hudyo, ang Panginoong Hesus. In the meantime, ang Panginoong Hesus ay naitakbo na po sa Egypt ni San Jose at ni Santa Maria, who were acting on an angel's warning. At therefore, ito pong Feast of the Holy Innocents, December 28, ay hindi lang po Feast of the Youngest Witnesses ng Panginoong Hesus, kung hindi, it is also the Feast, therefore, of the Second Sorrow, ikalawang hapis, sa pitong hapis ni Maria, ang kanilang paglalakbay, ang kanilang bigla ang paglisan patungo po sa Egypt. Ang Belen bilang birthplace ng Panginoong Hesus ay unang-una pong na-mention sa aklat ng Genesis sa kwento po ng paboritong asawa ni Jacob na si Rachel, sa Genesis 35:16-20. Genesis 35:16-20. Dito sa Bethlehem, nagsilang ng kanyang youngest na anak si Rachel, kanyang huling anak, sapagkat siya po dito ay namatay sa kanyang pagsisilang ng bata. Kaya ang bata ay tinawag na Benoni, na ang ibig po sabihin ay son of my sorrow, na later on ang batang ito ay tinawag namang Benjamin ni Jacob, nang ibig sabihin ay son of my right hand, anak ng aking kanang kamay. Napaka-interesting po, pero itong mga titulong ito, son of my sorrow, son of my right hand, na ibinigay sa anak na isinilang ni Rachel na kanyang ikinamatay sa Belen. Itong mga titulong ito ay pwede rin pong i-apply sa Panginoong Hesus, anak ng soro ni Maria. In fact, sabi ko nga po sa inyo, sa araw na ito ipinagdiriwang natin
ang second sorrow of the Blessed Mother. At si Jesus din naman ay Son at the right hand of God the Father. Kaya mapapansin po natin itong salaysay o narrative ng Ebanghelyo ni Mateo, ang kwento tungkol sa massacre ng mga innocents at ang kwento tungkol sa paglikas ng Panginoong Jesus sa Egypt ay mayroong mas malalim na gustong tukuyin. At totoo nga po, sapagkat ang kanyang pagkaligtas sa kamatayan ng ilang mga batang lalaking sanggol ng mga Hudyo at ang kanyang paglisan patungo sa Egypt ay nagpapakitang ang Panginoong Yesus ang bagong tagapagdala ng kautusan, the new lawgiver. Siya po ang bagong Moises. Kasi si Moises ganyan din po, naligtas sa kamatayan ng maraming batang sanggol at for a long time naging refugee sa korte ng Egypt. Si Moses ang lawgiver sa Old Testament, ang Panginoong Jesus na isinilang sa Belen, ang bagong Moises, ang bagong lawgiver ng bagong tipan. Di ba po? Napakaganda ng paralel na yan. Ngunit maliban po dyan, sa pamamagitan po ng pagbanggit kay Rachel na tumatangis, ito po ay ibinabalik ng pagbasa ngayon ang ating gunita sa propeta Jeremias, na kung saan sinabi ng Jeremias, ang mga anak ng Israel ay magiging bihag ng Babilonya. Tatangis ang mga ina dahil sa pagkabihag ng mga anak. Yun din po ang magiging sukdulan ng misyon ni Jesus bilang bagong Moises. Siya po ay bibihagin, siya po ay papatayin sa krus at mananangis ang bagong Rachel, ang inang Maria, ang bagong Eva. Yun naman pong figura ni Herodes na ibinibigay sa atin na kontrabida dito sa kwento ay nagpapakita kung paanong ang mundo na dinadatnan ng Panginoong Jesus sa simula't simula pa ay mundo na na may oposisyon sa kanyang misyon. Mundong punong-puno ng pagmamataas tulad ni Herodes. Mundong punong-puno ng maling worship. Si Herodes, kunyari, siya ay sasamba kay Jesus. Yun ang kanyang kumbinsi dito sa mga mago upang sila'y bumalik at ipakilala siya kung nasaan ang bagong Mesiyas. Ang mundo po ay ganyan, punong-puno ng pride, pretension, lies. Pero sa gitna ng lahat, magwawagi ang batang sanggol, ang misyon ng Mesiyas, ang misyon ni Jesus. Sa araw pong ito, atin pong alalahanin, pasalamatan ng Panginoon sa kanyang pagiging laman, sa kanyang paghihirap para sa atin, paghihirap na nagsimula sa unang sandali ng kanyang buhay. At atin din pong ipanalangin ang mga inosentes, ang mga biktima ng mga politiko na nag-i-ego tripping tulad ni Herodes, mga politikong sangalan daw ng pagkontrol sa kriminalidad, mga politikong sangalan daw ng pagpuksa ng drugs, ang napapatay nila ay mga walang kamuang-muang, walang kaugnayan, innocent lives. Alalahanin din po natin ang mga batang namatay na hindi isinisilang, mga aborted na mga babies sa ngalan ng mga politikong nais ay progreso
development kuno. Ayan, no? So, marami po tayong dapat ipagpasalamat sa araw na ito. Maraming dapat ipanalangin. Sana po naka-inspire sa inyo ito pong atin pong pag-aaral sa Ebanghelyo sa araw na ito, sa malalim na kwento ng Ninos Inocentes, at gayon din po atin din pong i-post, repost, atin pong i-like itong pagkagising sa umaga, i-post, repost sa inyo pong mga timeline at sa timeline po ng ibang mga kaibigan with their permission, of course. Gayon din po, hinihiling ko na tayo po ay mag-encourage din ng iba na sila po ay mag-subscribe sa YouTube channel na Domi Guzman at i-follow ang Facebook fan page na Pagkagising sa Umaga. I'm praying for all our virtual parishioners, all our cooperators, pero sa araw pong ito, hayaan nyo po na akin pong batiin ang mga virtual parishioners at ang atin pong mga cooperators na nanggagaling po sa hanay ng mga charismatic at mga new evangelization groups. Ang God Loves Catholic Community, sina Brother Robert Castañeda, Philaine Tan, Jean Wee, Fred, Ricky at Sylvia Berenguer, at gayon din po si Paul Almendras, Henner Siriban, Nancy Espiritu, Giselle Ann Go Ortiz Luis at ang inyong mga pamilya, Rene at Grace Yupanco, Hermy at Lita Roque, Mario Somera, Bernard Banyare, Sunny at Pamela Cadiz, Pai Sonko, Yen at Jojo Hernandez sa Amerika, Tesla Badan, gayon din po si Alex Pideris. Sa Acts Community, binabati naman po natin sina Hernand at Luz Clemente, Leo at Neris Reyes, Malu at Greg Aguila, Nancy Reyes, Rox Velasquez, Pepito at Lisa Reyes, Lorraine Noledo Gahasan at Rose Licop, Susan at Eric Blanco, Bernard at Baby Sanchez. Sa Rivers Community, Rivers of Living Water, binabati po natin ang Sister Pempe, Rodrigo at Nona Reyes, Marietchin, Jack at Josel Cruz, Lori at Laura Hison, Rose Magno, at ang inyo pong buong family, special prayers po kay Hazel. Binabati rin po natin ang Buklod Healing Community sa Balete Drive, Villaruz family ni George at Noemi, ang Recto family ng Brother Manuel, Sister Lulu Recto, San Miguel family ni Irma at Delio San Miguel, Masigan family ni Leslie, ni Miguel, ni Sammy at ni Jake, si Rolly at Rosalu Lamson, si Mayor Egay at Doris San Luis, kasama po si Kleng, si Ann Tomas, si Zenny Balagat, at lahat-lahat po kayo sa Buklod ng Pag-ibig Community ni Father Pascual Adorable. Gayun din po, binabati natin ang Go Family ni Butch at ni Julie Go. Gayun din ang attorney Rafi at Pearl Rodriguez at ang inyong first apo na si Natalie. Greetings and blessings din po sa outreaches ni Carlito Villaluz, ang Shelmed Bicol at Manila, si Tita Medi Villanueva at Dios Mabalus po Foundation, gayon din po ang Workers of Christ Community, kinabibilangan nina Joey Didit Jacob and family, Leonie Bautista, Arlette Mendoza, Ram at Mabik Selim, Nilo Derl Dario, Sam Dario, Malu Gonzales at Hill, Ruby Jin Yu,
si Moises at si James, si Jing at Christine Pascual, si Rina Feria, JR, May at Joshua Villalobos, Feli and Gus Leonardo, Antoinette Magallion, Rene and Elinor Portillo, Ferdy Nicolas and family. Greetings din po kay Eric at Cathy Teotico and family. At binabati rin natin ang mga naging kasama natin sa Holy Land Pilgrimage ng Workers of Christ. Si Jen Castillo, si Catherine Lee, si Arlene at Paulo Sarmiento at si Mama Esther, si June at Gina Amanda. Sa inyo pong lahat, mga virtual parishioners, mga cooperators ng pagkagising sa umaga, pagpapala, Alleluia, Alleluia.